Hi everyone, welcome to Mr. Queen PH, formerly known as Queen of Pentacles Tarot PH. Yes, meron tayong channel name change. Dahil bukod sa tarot readings, mag-offer na rin tayo ng astrology readings at numerology readings dito sa ating channel. So abangan nyo yan. Actually, meron na tayong nilabas na readings about your personal year number, numerology reading yan. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, no? So, astrology readings coming soon dahil maraming mga pagbabago sa mga planeta ngayon, ngayong panahon na to, para mapaghandaan nyo yung mga changes na yan. Okay? So, ang reading natin ay weekly ganap for February 23 to 29, 2023. Kung handa na kayo, no, na panoorin yung reading nyo, nagmamadali kayo, then pwede na kayong dumiretso sa readings ninyo. Meron tayong timestamp sa description from Aries down to Pisces. I-click nyo lang dyan kung ano yung sign ninyo. And make sure to watch your Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay? Kung hindi nyo pa alam yung Sun, Moon, Rising, Venus nyo, alamin nyo yan kasi napaka-importante yan. Lalo na kung gusto nyo ring mas lalo pang matuklasan ang mga bagay-bagay tungkol sa inyong sarili kung kayo ay parang magiging aware din sa astrology. Okay? So, let's see. Weekly ganap. Unahin muna natin ang mga Aries. So, syempre, no, this is a general reading. Just take what resonates. So, let's see sa mga Aries muna. Aries. Sun, Moon, Rising, Venus, Aries. Ano ang ganap sa mga Aries? Feb 23 to 29, 2023. For Aries. Pallas Athena. Neptune. Para kayong, meron kayong i-research ngayong week na to. Siguro kayo ay interesado talaga na matutunan yan. So, may blue, puro halos blue color itong nakikita ko rito. So, ang blue, it symbolizes your knowledge, no, yung the way you think and the way you speak. So throat chakra to related. So maaring meron kayong pag-aaralan, meron kayong i-improve sa inyong communication skills. Mag-aaral kayo ng ng language, another language. Tingnan pa natin. And itong Neptune energy, this is about your spirituality, about what goes on sa naiisip mo, sa nararamdaman mo. So it seems na parang meron kang i-research about your life. Medyo malalim siya. Malalim siya, no? I feel na this is connected sa inyong spiritual awakening. Cancer energy is your intuition din, no? So maaring itong panahon na to, you will enhance. Meron kang i-enhance na ability, no? Can be a psychic ability, pwede rin tong iyong communication abilities. I-enhance mo to, palalakasin mo pa to. Eros, uy. Parang may magpapahayag ng feelings para sa inyo. Passionate feelings, tapos may Chiron ka naman dito. Okay, possible this person, maaring person from the past, mag re-reach out sa iyo kasi parang may communication ako nakikita rito. This person is been thinking about you. Siguro siya nagigilty, no, sa mga nagawa niya sa iyo. So magre-reach out, pwedeng humingi siya ng tawad. Nasa sa iyo 'yan. Kung di ba? Nang hihinayang. Five of Cups. Nagsisisi na siya. Kung sino man tong taong to. Pwede rin namang ikaw to. Meron kang panghihinayang. Nagsisisi ka sa mga nagawa mo in the past. Pero it doesn't mean na wala ka ng pag-asa, no? Wala na. It doesn't mean na wala ng chance para ayusin mo. Kasi ayun, no, meron pa. Parang to. Yung iba sa inyo, meron sa inyong nagkakaroon ng interest pero hindi nyo napapansin kasi nakafocus kayo sa iba na wala na sa inyo.
Alam mo yun? Unrequited. OMG. Alam nyo, parang ano, meron kayong, hindi pa kayo nakaka-move on or nakaka, alam mo yun, hindi nyo pa nali-let go. Ang isang bagay na medyo nagpapabigat ng kalooban nyo, no? Okay, mali ka, Avstavs. You are going to release something. Release a toxic pattern or meron kang i-release na pwede tong unhealthy habits, no? Or unhealthy relationship. Kasi with the Malika of Staffs, parang ikaw mismo yung gagawa ng hakbang, no? To free yourself from this situation. May realization ka dyan eh. Lalo na kasi may Chiron dito. So, this is about healing. You are healing from that. And once you finally healed, magiging mabilis na lang sa'yo na makamove on. Diba? New beginnings. New beginnings for you, Aries. Two of Coins. You're going to focus on your money, money, money. Finances, yan ang uunahin mo na. Kasi, syempre, maaring naapektuhan ka na in the past. And you don't want na... Parang naapektuhan na yung earning capabilities mo nung nakaraan dahil sa pinagdaanan mo. Pwedeng nagkaroon ka kasi ng issue sa relationship with someone, no? Naging mahirap para sa'yo na umalis dyan. And now, you are setting yourself free. Pinapalaya mo na yung sarili mo. Seeing beyond the current situation. So, ito na yung binabanggit ko sa inyo kanina. Nagpapalakas kayo ng inyong psychic abilities. Meron kayong, you may be a starseed, ganyan. Malakas yung intuition mo. So, magagamit mo yan to heal. At pag nakapag-heal ka, you can also help others heal. Okay? Peacekeeper. Oh, diba? Letting go. Letting go of the need to be right. Minsan kasi parang malakas yung ego natin na gusto natin laging tayo yung tama. Eh, 'di ba? Mas okay na mas peaceful ang sitwasyon. Oo, gusto niyo ng peace of mind. Dahil maaring naging stressful yung connection mo with someone. And you feel kasi parang may guilt dito na meron ka ring pagkakamali or pagkukulang. Pero parang wala ka na ring magagawa. No? So, you will let yourself free from this. Take action. You are going to finally take action. That is you releasing yourself. Source. Tingnan mo, mas magiging connected ka to the source, kay God, no? Sa universe. Kakaroon ka ng alignment. Yung iba sa yun, yung malakas talaga yung inyong psychic abilities, yung intuition. Ay, i-ano nyo yan? I-enhance. You also have animals. So, malapit yung connections mo sa mga animals. Maaring may mga animals na sumusunod sa iyo ngayon. Ibig sabihin, pag may nakita ka na animals, tapos biglang titingin sa'yo. Halimbawa, pusa, naglalakad ka, nagkatingin na kayo ng pusa, tapos parang may something. Parang may message ang gustong iparating sa'yo. Kasi pwedeng spirit na nagsasabi sa'yo na, oy, gawin mo na tong change na to, or you need to free yourself, ganon. Okay? So, it's more of freedom para sa inyo. Healing and moving on, no? And also focusing on what's important sa'yo, especially yung career mo, trabaho mo, pinagkakakitaan mo. At magkakaroon ka rin ng peace of mind and also itong seer energies, pagkakaroon ng mas malalim na connection sa yung higher self. Okay? So that is your reading, Aries. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aries. See you again. Okay, so Taurus naman tayo. Tingnan natin kung ano ang ganap, weekly ganap for Taurus, February 23 to 29,
2023. Ayan. So, please watch our Sun, Moon, Rising, Venus. Para sa iba pang messages. Let's see, Taurus. Weekly ganap for Taurus. Weekly ganap for Taurus. Anong ganap? Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, fifth house. Wow, second house. Mukhang ano ah, enjoy-enjoy lang kayo ngayon, ngayong week na to, Taurus. That makes sense kasi nga sa astrology talagang this year is year para sa mga Taurus, no? Kung kayo ay maraming mga pinagdaan ng pagsubok in the past. So, ngayong taon na to, it's time for you to have fun. It's time for you to enjoy yung abundance, no? Kasi second house is about your money, your finances, and you also have the fifth house, which is about, you know, your creativity and having fun. So, iba sa inyo, maaring meron kayong, yung mga ano, open sa mga dating-dating na ganyan. So, maaring you will meet someone na mag-e-enjoy kang kasama, mag-e-enjoy kang kadate. Oh, you also have Sagittarius energy. I feel na ano, nakala, may insekto. So, Sagittarius energy, ano to, freedom to do the things na gusto mong gawin. Very fiery rin yung energy na to. Parang, ano, carefree yung energy ninyo for this week. Enjoy lang. Pwedeng you will be traveling, you will be learning a new skill. Meron ka pag-aaralan na bagong kaalaman. O, Aries energy. So, parang meron kayong sisimulan ngayon na ano, isang pwedeng proyekto. This can also mean maaring merong romantic connection na magsa-start. May Capricorn din. Wow. So, yung disiplina mo sa sarili mo pagdating sa trabaho mo, mataas. Mataas yung disiplina mo sa sarili mo. And also, I feel na meron ka pang gustong dagdagan na kaalaman. Kasi maaring gusto mong ano, mas marami kang areas of expertise, or you just want na mas maging magaling ka sa iba, kumpara sa iba. Ganon. Ganon pa natin. Malika of Words. Words. Swords. Three of Swords. Uy, parang ano, yung iba sa inyo, parang meron kayong gagantihan ah. Ganti talaga. Okay. Alam nyo, Taurus, siguro in the past, merong nag-hold on kayo sa isang bagay na alam nyo dapat ay tapos na, or dapat ay iniiwan nyo na, no? Ayan, no? Tinanggal nyo na yan. Kinat nyo na yung connection nyo dyan. Pinag-isipan nyo tong maigi. Ano kayo eh, I feel na ito ay isa sa nagpahirap sa buhay nyo, no, in the past. And itong Tower is finally, you know, closing that chapter, ending that chapter. And with the Sun card here, this is a new beginning, happiness, success para sa'yo. So, mahirap talaga siya, no? I feel na hanggang ngayon, nandito pa rin kayo sa ganyang energy. Na iniisip nyo, kailan kayo magbabago yung kapalaran ko, parang ganon. So, alam nyo kasi hindi nagbabago yung kapalaran kapag wala kang ginagawang pagbabago sa buhay mo. So, syempre, ano yan eh, parang ikaw mismo yung maghahanap nun, ng pagbabago sa buhay mo. Hindi mo lang siya hanapin, gagawin mo talaga. And with the Malika of Swords, I feel like ikaw mismo yung gagawa ng ano na yan, change. Parang may ikakat ka na tao sa buhay mo. Tatanggalin mo siya kasi this person is no longer making you happy. Pwede rin tong sitwasyon, pwede rin trabaho na alam mong hindi ka na masaya sa trabaho na yan. And you feel na kapag may binago ka dyan, mas magiging maayos yung sitwasyon mo sa career mo. Or pag nagbago ka mismo ng trabaho, no? May Sun. Sun is about parang ano, pagkatapos ng dilim, 'di ba? May ang araw ay sumisikat din, kumbaga. Two of Staffs. Yung iba sa inyo, Taurus, ano, nandun kayo sa point na medyo confused pa kayo kung ano yung path na tatahakin nyo, lalo na kung
galing lang kayo sa isang challenging na situation. Pwedeng sa career, sa relationship, pwedeng sa pera, no? Kumbaga, nandun kayo sa point na you want to recover. Pero, ito nga lumalabas dito na second house tsaka fifth house, ang energy nito is sinasabi sa inyo, you need to let go and loosen up, no? Have fun with the fifth house. Have fun. Dahil, meron kang madidiscover about yourself. Pwede rin sa ano mo to, creativity mo to, na pwedeng magpasok ng abundance sa'yo. Okay? So, pwede rin tong talents and skills na madidiscover mo. Pwede rin tong paraan para kumita ng pera. So, it's going to give you like a new opportunity. Pwedeng dalawang opportunities to, no? May option, kumbaga, yes. Magkakaroon ka na ng option. Kung dati parang wala kang option, ngayon may option ka. Seeing from a higher perspective, yes, nagbabago na ang pananaw mo sa buhay ngayon. Mm-mm. Kung dati, medyo makitid yung utak nyo. Parang, ganun talaga. Kung dati, parang ayaw nyo ng pagbabago, ngayon, i-realize nyo na, teka, kailangan kong may baguhin. Kasi bilang fixed sign, di ba, fixed earth sign, mga Taurus, mahirap talaga sila mag-adapt sa mga changes. And ito yung tipo na nagtitiis kahit nahihirapan. Okay? But, I feel na may hangganan naman yung pagtitiis ninyo. Be fearless and stand strong. Ayan. Hindi na kayo hindi nyo nahayaan sarili nyo na api-apihin. No? Malakas na yung loob nyo ngayon. Palaban kayo. So, let's see what else pa. Taurus. For Taurus, weekly ganap. Joy. Happiness. Ito na nga yun. Itong Sun card energy. No? Tsaka yung fifth house. So, kung meron kayong mga anak, I feel like you're going to spend more time with your kids. No? And kung hindi man, dating with other people. Yung dating ninyo, relationship, magiging parang you will be meeting new people, ganun. May conflict. Ano tong conflict na to? Flexibility. I think this is conflict sa oras, no? Or sa panahon na pwede mong igugol sa isang bagay. Na tipong hindi mo magagawa kasi may conflict ka dito sa ganitong area. So, I feel na kailangan lang nito time management, no? With the flexibility card here. Magagawan mo ng paraan yung conflict na yan. You just need to be flexible. So, limbawa, yung mga opportunities na dumarating sa'yo, akala mo, hindi mo kayang pagsabay-sabayin. Pero, kailangan lang talaga niya ng time management para maayos mo siya. Para pareho, hindi mo na kailangan pumili, pwede mong pagsabayin. Okay? So, ayan yung reading for you, Taurus. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Taurus. See you again. Okay, so Gemini naman tayo. Hello, Gemini. So, ito yung weekly ganap reading ninyo for February 23 to 29, 2023. So, general reading, make sure to watch your Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay? So, let's see, Gemini. Ano yung ganap sa inyo ngayong week na to? Feb 23 to 29. Weekly ganap for Gemini. Gemini. New moon. Wow. Uy, meron tayong new moon in Aquarius. I think ngayong January 23. Mm-mm. So, abangan nyo rin. Meron tayong reading dyan. New moon, new beginnings. Meron kayong new beginnings. Let's see. Third house. Third house of communication. This is also about learning. Maaring meron kayong mga kakausapin ngayong panahon na to. Pwede tong... Oh, okay. Sa Libra. Okay. Possible to pag-uusap ng... alam mo yung meron kayong... negotiation. Ayun. Oo. May negosasyon.
Kasi may Libra energy dito eh. So, maaring parang isang agreement ito na pag-uusapan ninyo, pwedeng sa trabaho, sa relationship mo, na, oh, dapat ganito ha. Ayun, parang may pagkakasunduan kayo na nangangailangan ng pag-uusap, syempre. So, bagong simula, bagong kabanata. Neptune. Okay. Medyo malalim-lalim ito. So, yung iba sa inyo rito, ang issue, ang pag-uusapan, may kinalaman sa relationship. Okay? Some of you, parang meron kayong ibubuhos na na feelings or pwede tong, this can be sama ng loob, pwede rin namang nararamdaman sa isang tao na hindi nyo masabi-sabi for quite a while, hindi nyo pa nasasabi sa taong to. So, finally, magkakaroon na kayo ng lakas ng loob na sabihin yun. Pwede rin namang ito yung iniiwasan mo dati na makausap or iniiwasan mong issue sa buhay mo. And finally, haharapin mo na siya ngayong week na to. Maaring meron ding tumutulong sa'yo na magbigay ng lakas ng loob na harapin yan. So, let's see ano pa. Tinan mo, may Libra energy tapos may justice din. So, yung iba sa inyo, pwedeng kaso. Pwede tong court case or issue na kaaway nyo in the past. Nagkaroon kayo ng misunderstanding, miscommunication. And now, may pagkakataon na may mapag-usapan, may isettle. Yung iba sa inyo, pwede tong mga, alam mo na, divorce papers, mga kontrata, ganun, na isesettle. Ten of stuffs. So, yung paghihirap nyo matatapos na. Mm-mm. Kasi ayan o, paakyat na kayo doon. Kumbaga ano to, alam mo yung energy ng merong kaso sa korte, diba habang nililitis yung kaso, parang burdensome siya kasi attend ka ng attend, ganun. Tapos, kinukuha yung oras mo, ang daming papeles, na kailangan asikasuhin, mga ganun. So, yan ay matatapos na. Yung pag pinagdadaanan mo na yan. And with the Two of Cups energy, this is about having balance in your relationship, no? Kung meron kang karelasyon ngayon, may nakukuha akong message dito na yung iba na nagpa-anal, no? Tapos, kumbaga pinawalang bisa niya yung kasal, finally matatapos na to at mapupunta ka na sa taong magmamahal talaga sa iyo ng totoo. Okay? Let's see ano pa. Or any court case to, pwedeng kahit anong problema. Pwede rin naman tong sa mga papeles na tagal-tagal mong hindi pa rin naaayos. Pwedeng sa business ito na finally makukuha mo na yung mga permits mo. O, diba? May merong emperor card dito. Yung iba sa business. Mm-mm. Yung mga FDA, ganyan. Mga permits na kailangang ma-acquire mo. Let's see. Pwede rin naman tong pag-uusap sa boss, sa trabaho, na anyone na may person in authority sa buhay mo. Let's see. Set your sights higher. So, mas nilalaliman mo. Lalim talaga. Mas tinataasan mo, no? Yung iyong, parang pagdating sa goal setting, mas tumataas yung goals mo sa buhay or yung mga pangarap mo. You also have elder moving beyond ancestral patterns. So, possible na meron kang babaguhin na tradisyon or nakagawian na sa pamilya nyo. Dahil you feel na hindi na siya nagre-resonate sa pinaniniwalaan mo. Pwedeng religion, pwede tong belief system, pwede tong, yun nga, nakagawian sa pamilya na hindi mo na itutuloy kasi you feel na wala na siyang significance, no, sa panahon na to. Okay. You have balance. Ayan, bringing balance into your life, courage.
So, balancing your time, energy. Ang daming balance dito. Kasi siguro ngayon, iniisipin mo rin kung saan mo dapat ina-allocate or binabaling yung attention mo. Na hindi lang sa isang bagay, dapat sa mga importanteng bagay sa buhay mo. Lalo na yung kalusugan mo, no? Number one yan. Fertility. Oh, yung iba sa inyo rito, kung nagbabala kayo na ano, na magkaanak. So, this is a best time to, you know, have a baby. Oo. Depende kung fertile. But, itong fertility energy is also about being productive, no? Kung hindi man yan sa pagkakaroon ng baby. Pagiging productive sa buhay, na alam mo kung saan mo magagamit ng maayos yung oras mo, na hindi mo sasayangin, kasi time is gold. And itong courage na to, I think, ano to, yung lakas ng loob na harapin yung mga pagsubok na nasa harapan mo na malapit ng matapos. Kasi yun yung magpupush para sa'yo na finally masurvive mo yung mga challenges sa buhay mo. Kasi eventually, ikaw yung mangingibabaw dito, no? Ikaw yung magiging winner. Ayan. So, importante na alam mo kung kailan ka maghihintay, kailan ka susugod, kailan ka lalaban. Kasi timing, importante rin kasi yung timing. And at the same time, ano rin, balance lang din. Some of you, maaring mag-aaral kayo ng astrology, no? So, ang dami rito mga planets. Maaring interested kayo sa astrology. Or, parang ini-immerse nyo yung sarili nyo sa astrology. Okay, so that is your reading. Gemini, kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Gemini. See you again. Okay, so Cancer naman ngayon. Let's see. Hi, Cancer. Let's see kung ano ang inyong weekly ganap for February 23 to 29, 2023. For Cancer. So, general reading lang to. Just take what resonates. Please watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. So, let's see for Cancer. Tinan natin ano yung ganap. Ano yung ganap for Cancer? Mercury, communication and learning. Series. Wow. Yung iba sa inyo, if you are in a communication business or career na may kinalaman sa communication, social media, vlogging, content creation, meron ditong abundance, no? Ito yung panahon na mas lalong magbo-boom ang inyong mga career. Ayan, may waxing crescent. So, this is also about an initiative, no? Ito yung pagpapatuloy ng mga nasimulan mo. Kung ano yung mga nasimulan mo, no, na it is working for you, ipagpatuloy mo lang yon, kasi makakuha ka rito ng ano, ng good harvest, okay, with a series card. Sixth house of your health and your day-to-day life and routine. Meron din ditong waxing gibbous. Parang ano, meron kang inaayos, parang pine-perfect na isang skill or talent, no? Can be sa career mo. Halimbawa, ikaw ay content creator sa Facebook, sa TikTok, no? Sa social media. Tapos, nagsimula ka na dyan, and then okay naman, pumipick up naman, maraming mga views. Tapos, inaaral mo rin siya kung paano mo mas mapapalago yung community mo, ganun. So, I think na doon ka sa process na nagiging seryoso ka na sa career mo, no? Kasi parang parte na siya ng day-to-day life mo. For some of you are also, magbibigay ka rin ng oras at panahon sa yung ano, kalusugan. May magpapa-check up, ganun, kung alam nyo na meron kayong nararamdaman na hindi maganda sa katawan nyo, so magpa-check up na, no? Two of Swords. Oh, meron ditong Pisces.
Pisces energy. Okay. Merong isang sitwasyon na pinagdedesisyonan kayo na medyo mahirap para sa inyo. That's why you are being called to trust your intuition. Ano man tong pinagdedesisyonan nyo na to. Pwede tong sa trabaho na gagawin nyo, no? Pwede rin tong sa mga ipagpapatuloy nyo. Pwede rin tong, kasi ang sixth house also about pets, no? Baka nagde-decide kayo kung kukuha na ba kayo ng pet o hindi, kaya nyo na ba? Ganon. But any decision making ngayon na medyo medyo seryoso, mabigat for you have to think about it, no? Kailangan mo pag-isipang maigi. And trust your intuition in making that decision. With the Eight of Coins energy, talagang you are perfecting your skills, no? You are mastering your talents, your skills. Hindi ka nagpapagulo or hindi mo pinapansin yung mga nanggugulo sa iyo. Oo. Ang concentration mo buong-buo nandiyan sa trabaho mo, sa career mo, or kung ano man itong bagay na nakakapag-preoccupy sa iyo every day. Wow, Nine of Coins. This is also about abundance, no? So, you are, alam nyo kung ano man itong effort na ibibigay nyo sa trabaho nyo, sa career nyo, or even sa relationship, no? Kasi Mercury is also about communication. So, maaring this is about your personal communication or relationship sa romantic partners mo. But, Nine of Coins kasi is more on sa money. So, I think, nandoon yung pera, no? Sa, lalo na kung ang iyong career or yung trabaho mo may kinalaman sa online, no? Content creation, communication, ganyan. Wow, Malika of Coins, oh. So, this is the Queen of Pentacles energy. This is financial stability for some of you, Cancer. So, I think ngayon, mas nagkakaroon kayo ang tawag dyan, yung kampante, kalmado ka, yun, ganon, financial security. Kasi, alam mo sa sarili mo na kaya mong mag-provide for your family, kaya mo silang proteksyonan, kumbaga. So, you have enough, meron kang sapat na resources para matugunan yung pangangailangan ng iba, ng pamilya mo, at syempre, ikaw. Shapeshifter, transform and unveil your gifts. O, yun na nga. Meron kang tinatransform na mga talents and skills mo. Kung hindi man, meron kang tinutuklas na mga talento pa na pwede mo pang pagkakitaan, diba? Let's see, ano pa? Wait for important information. So, ito yung maging mas malapit ka sa yung higher self or parang you are connected to your higher self. Always try to, cleanse the energies around you. Na kapag stressful ang situation mo, gumawa ka ng paraan na mapunta ka sa isang kalmadong sitwasyon. Kasi kapag hinayaan mo na maapektuhan ka ng gulo na nangyayari sa paligid mo, mawawalan ka ng concentration, no? At masisira yung yung mood mo, yung peaceful energy for you, 'di ba? So, let's see, ano pa. Meron to important information na darating sa'yo. So, ano man to na darating ngayong week na to na impormasyon, magugustuhan mo. Kasi importante sa'yo yan. Oy, meron kang ili-let go. Ano to? May ili-let go. Oh, okay. Meron kang ili-let go. Cleansing, purification. Kasi it seems na itong taong to or sitwasyon na to is hindi na siya nakakatulong sa growth mo, no? So, you may be letting go of a stressful career, pwede rin tong friendship, mga kaibigan mo, ililet go mo na mga puro stress lang binibigay sa'yo. So, meron din ditong gratitude at ikaw ay magpapasalamat sa mga biyaya na meron ka ngayon. Kasi you have a lot of things to be grateful for, no? Yung mga blessings na binibigay sa'yo ni God. So, sabi nga the more na nagiging grateful ka sa blessings na nakukuha mo, natatanggap mo, the more na binibless ka. Kasi yun yung energy na binibigay mo sa universe. So, yun din yung energy na babalik sa'yo. And there are also some things na you need to let go of. Kasi alam mo naman na hindi na to helpful sa'yo.
Instead na mag-grow ka, nalilimitahan ka. So, alam mo na yun. Depende na yun kung anong magre-resonate sa'yo. This can be a career, trabaho na alam mong hindi ka na masaya dyan or hindi na nalilimitahan yung galing mo, no? Yung talents mo. So, yan ay iiwanan mo na, let go mo na yan. So, parang ano, you will align yourself sa mga bagay na tutulong sa inyong personal growth. Okay? So, ayan yung reading for you, Cancer. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Cancer. See you again. Okay, so Leo naman. Hi, Leo. Welcome to Mystic Queen PH. So, tinan natin kung ano yung ganap sa inyo, February 23 to 29. This is a general reading. Just take what resonates. Please watch your Sun, Moon, Rising, and Venus rin para sa iba pang mensahe. Okay, let's see for Leo. Weekly ganap for Leo, Feb 23 to 29. So, you have last quarter moon. You are letting go of something. Para siyang ano, meron kang nililet go, okay? Let's see, ano pa? Sixth house. Oh, parang ano, iba sa inyo, you are going to let go yung mga nakasanayan mo na. Okay? Pwedeng trabaho rin, nakasanayan mong trabaho, you're going to let that go. You are also, ang daming ganap sa inyo. You are also going to explore the deeper side of you. So, especially sa spirituality, yung iba sa inyo, Leo, maaring meron kayong hilig ngayon or nahihilig kayo sa anything spiritual, anything na may kinalaman sa occult, nanonood kayo lagi ng mga tarot readings, astrology readings, nandun yung ano nyo, yung interest nyo ngayon. Maybe because that's part of your healing process. You are parang ano, nakakatulong siya sa inyo, no? Para sa iba sa inyo, nakakatulong siya to heal your past. Nakatanggap kayo ng, nakaramdam kayo ng sense of comfort, no? Kapag nakanood kayo ng mga readings, ganyan. So, seventh house is also about communication, relationships. So, some of you, maaring meron kayong hini-heal na relationship patterns or connections with someone. Can be romantic, pwedeng sa family. So, you are finally letting that go. Because alam mo na, it's no longer serving your highest purpose. And you are finally taking care of yourself, no? May Chiron dito, tapos may sixth house of health. So, talagang focus mo ang iyong kalusugan. Oh my gosh, look at that. You got the Eight of Cups. Meron ka talagang ili-let go, iiwanan. Alam mo yung iba sa inyo, hindi naman kailangan, parang, hindi lahat ng iniiwanan is, akala ng iba, ang tawag nito, hindi ko siya ma-explain in a way na, kasi kung makikita mo to, di ba nasa desert siya, tapos, andito yung may mga tubig dito, pero hindi niya pinapansin. Which is, kung tutuusin, kailangan niya yon, no? Kailangan niya yung mga tubig na to. I feel like meron siyang iba pang purpose, kaya hindi niya to pinapansin. Kasi parang hindi niya kailangan. You get what I mean? Let's say, for example, sa relationship. Meron kang karelasyon. Tapos, tipong, ano siya, may mga kalokohan siya. Meron mga bagay na hindi niya kayang ibigay sa'yo. Pero yun yung kailangan mo. Alam mo yun? So, parang, binibigay niya yung kaya niya, pero hindi yun yung kailangan mo. So, eventually, hindi ka rin magiging masaya. So, that's what I'm getting here. At I think, no, meron siyang realization na hindi lang ito yung makakabuti sa kanya. Hindi ito yun. Siguro napupunta siya dun sa oasis. Di ba ang mga oasis, yun yung bodies of water sa desert? So, mas ano yun? Unlimited na water supply yun. Hindi gaya dito. Na pakunti-kunti lang. So, possible yan na
yung kailangan mo, kahit na sa paningin ng iba, eh, parang sapat na. Eh, sa'yo hindi, no? Pero, at yun yung hahanapin mo. Ay, ang ganda, oh. Siya of stuffs and six of stuffs. Alam nyo, wala kayong pagsisisihan dito sa gagawin nyo. Mm-hmm. Hindi kayo magsisisi kasi it is going to make you become a stronger version ng sarili mo. And at the same time, merong success sa'yo eh. You are meant to be successful. Kumbaga, hindi mo natatamasa yung success kasi nandiyan ka sa sitwasyon na yan. So, halimbawa, hindi ka nagiging successful sa career kasi nandiyan ka sa trabaho na yan. Hindi ka nagiging successful sa relationship kasi nandiyan ka sa maling person na yan. Ganon. So, it's about you stepping up, stepping out of your comfort zone, and also healing, no? Healing your deep wounds and focusing on your well-being, no? Mm-mm. Sarili mo naman yung asikasuhin mo. Daughter of Swords. Six of Coins, yes. So, para sa inyo, mas magbibigay kayo ng attention sa mga taong nare-reciprocate yung inyong kayang ibigay. Alam niyo yun? Yung tipong, di ba may mga tinatawag na unrequited love na ikaw yung bigay ng bigay pero hindi wala kang makuha galing sa kanya. So, I think yung iba sa inyo, ipaglalaban nyo or hahanapin nyo or yun yung pipiliin nyo, yung mga tao, sitwasyon na ibabalik yung effort na naibibigay nyo sa kanila. Pwedeng sa career, pwedeng sa relationship. Take what resonates. Okay? So, let's see. Or yung iba sa inyo, meron kayong inaalam pa na ibang opportunities like sa career, if you feel like you're no longer satisfied sa trabaho mo. So, ikaw mismo yung gagawa ng paraan na makahanap ng ibang career or tinatawag nilang greener pastures, no? Okay, let's see ano pa. Leo. High Priestess, harness mystic power. O, meron kayong mystic power. So, yan yung inyong iha-harness. Pwede itong i-develop nyo pa. Yung iba sa inyo, Leo, you are, yung mga nanonood ng reading na to, lalo na kung nakaka-resonate kayo, maaring nandun na kayo sa spiritual awakening na hindi lang siya, ang hirap niyang i-explain, sa totoo lang, hindi lang siya isang mababaw na pamamaraan, mas malalim siya kasi maaring you are being called to rise. And you are being called to serve, no? Parang serve humanity, humankind, ganyan. Sky Father, trust in the unknown. Yan. Magtiwala lang daw kayo sa landas na gustong tahakin ninyo ng universe. Okay? Kasi minsan parang feeling confused ka. Bakit ganito nangyayari? Bakit, yung mga plano ko hindi nagiging sang-ayon sa gusto ko? Kasi nga, maaring hindi ka in alignment of your life's purpose. Okay? Let's see, what else? Oh, diba? Healthy body. So, ngayon talaga, yan ang isa sa bibigyan nyo ng attention, Leo. Ang inyong kalusugan, pag may something na kayong nararamdaman di maganda, magpa-check. Protection. You are protected. And clarity. See, nagkakaroon ka na ng kaliwanagahan sa sitwasyon mo. Alam mo na kung ano yung gusto mo. Alam mo na yung mga bagay na sa tingin mo hindi mo dinideserve. At alam mo yung dinideserve mo. So, you're going to fight for what you really deserve. Okay? So, ayan yung reading for you, Leo. Kung nagustuhan nyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Leo. See you again. Okay, so Virgo naman tayo. Hi, Virgo. So, ito yung inyong weekly ganap for Feb 23 to 29. 2023, general reading, just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus ninyo para sa iba pang mensahe. Ayan. Let's see, ano yung ganap for Virgo? Feb 23 to 29, 2023. Virgo. Waxing Crescent Moon. So, this is initiation. So, this is after a new beginning. So, I think may mga nagsimula recently sa inyo. Tapos, ito yung pagpapatuloy sa inyong mga nasimulan. Ayan. Let's see.
Ano pa? Gemini. Nakakatawa tong ano, constellation ng Gemini. Parang dalawa talaga sila dyan. Okay. So, yung iba sa inyo, maaring this is a relationship, connection with someone. Pwede rin tong may kinalaman sa pag-aaral mo, no? Let's see. Ano pa? 10th house. Oh, career nga. Ascendant. And solar eclipse. Uy. Okay. So, yung iba sa inyo, Virgo, ang isa sa focus ninyo sa inyong ngayong week na to, trabaho nyo, career ninyo. Yung iba, nagsisimula pa lang kayo sa career nyo, nandun pa lang kayo sa phase na parang you are still trying to get to know the people around you, yung mga katrabaho mo, nandun ka sa ano, training stage, kumbaga. But I feel na meron kang eagerness, no? So, kumbaga, excited ka sa mga nangyayari, sa mga nagsimula sa buhay mo, and you're going to continue whatever you have started. So, yung solar eclipse energy is giving you a warning, no? Sa mga gagawin mo, kasi you have to make sure na in alignment siya sa mga plano mo, no? Or, ano to? This is basically about warning you about what yung mga epekto ng actions mo. So be very careful with your actions kasi karmic yung solar eclipse na kung ano yung itinanim mo, yun yung aanihin mo. So kung magandang itinanim mo, di maganda rin yung aanihin mo. Okay? So let's see, wait lang lumipad. Okay, you have Daughter of Cups and Daughter of Staffs. Boy, very young energy. Yung iba sa inyo, mga bata pa. Okay, ano, pang 18 years old and above yung readings natin, ha? Okay, let's see. So, may mga exciting energies dito para sa inyo. Maaring may nagsisimula na bagong career, pwede rin itong bagong adventure na gusto mong subukan or sinubukan mo na. You also have the Shah of Cups. Okay, this is an energy na very committed sa kanyang mga mahal, minamahal. Pwedeng relationship, pwede sa trabaho, career. Seven of Cups. Okay. Yung iba sa inyo siguro parang iniisip nyo na ito ba yung gusto ko talagang trabaho or career or relationship? Parang may kina-question kayo sa mga naging choices nyo before. Okay? Yung mga sinimulan nyo, iniisip nyo na tama ba yung ginawa ko or tama ba to? Nasa tamang direction ba ako? So may confusion para sa iba sa inyo. But it is telling me na kung talagang ito yung gusto mong gawin, then you are on the right path, no? With a chariot card here. Huwag mong hayaang ma-overwhelm ka sa mga nagbabago sa buhay mo. Kasi part yan ng proseso. Kailangan lang, ano ka, yung may oras ka pa rin sa sarili mo, syempre. May mga pagkakataon na it will require you to, you know, to be silent, wala kang ibang iniisip, at huwag mong hayaan na kaining ka nung ano, nung mga bagay na gumugulo sa isip mo. Okay? Diba? Sabi dito, broken arrow, embrace the energy of peace. Oh, peace of mind. Huwag ka raw magpa-stress. Lalo na kung ano, limbawa, nagsisimula ka sa negosyo. Siyempre, pag nagsisimula sa negosyo, ano yan, parang nangangapa ka pa, lalo na kung wala ka pa masyadong experience. Pero, once na magamay mo na yan, dire-diretso na yung success niyan. Alam mo na kung paano madiskartehan. Oh, diba, Virgo, trust and thrive. Magtiwala ka lang daw. Dahil, kung ano man tong
pinasok mo, no? Pinasok mong relasyon, pinasok mong career, business. Kung mananatili ka na lalaban, no? At magtitiwala sa direksyon na dapat mong tahakin, you are going to thrive. And thriving is, you know, living comfortably. So, mamumuhay ka ng komportable dito sa sitwasyon na napili mo. Huwag mo lang rin hayaan na maaapektuhan ka sa sinasabi ng iba or magpapa-impluensya ka sa iniisip ng iba. Meron kang sarili mong desisyon. Yun yung pagkatiwalaan mo. Okay, tinan pa natin. For Virgo, balance. So, ayan, bringing balance into your life. Any stressful situation, kailangan mo lang na ano, ng isang outlet para matanggal yung stress na yan. Pwedeng maglakad-lakad ka sa park. Alam niyo na yan. Marami tayong ways to reduce our stress and to have a balanced life, no? Work-life balance, kumbaga. Spiritual awakening. So, maaring magkakaroon ka rin ng spiritual awakening ngayong panahon na to. This is also about realizing kung ano yung landas na gusto mong tahakin. Okay? Maaring magiging interesado ka sa astrology or sa kung ano pa mang different forms of divination para matuklasan yung tungkol sa sarili mo, no? You also have, learning. You are learning. Learning more about yourself, who you really are. So, mas lalo mong tinutuklas ang iyong pagkatao. And dahil dito, mas lalong meron kang malalaman tungkol sa sarili mo na pwedeng hindi mo alam na ganun ka pala. Or meron ka palang opportunity na i-develop yung skills na yon na nasa tamang landas ka pala, hindi ka pala nagkamali ng napili mong landas, yung mga ganun. So, just keep on learning. And hindi lang natatapos yung pag-aaral sa school or sa kung ano pa yung alam mo ngayon. Ang maganda kasi continuous yung pag-aaral natin, yung kaalaman na gusto nating makuha. Kasi, di ba nga, knowledge is power. So, that is your reading, Virgo. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Virgo. See you again. Okay, so Libra naman. Let's see. Hi, Libra. So, ito yung inyong weekly ganap or weekly reading for February 23 to 29, 2023. So, general reading lang to. Just take what resonates. And watch your Sun, Moon, Rising, and Venus. So, let's see ano yung ganap for Libra. Feb 23 to 29. Okay. You have first quarter moon. So, this is about growth. Pag-unlad, paglago. New moon. And puro moon, ha? Waning crescent moon. Okay. So, ang nasisense ko rito is expansion, no? For you. So, itong expansion na to, part siya ng new beginnings na ma-experience niyo ngayon. Pwede itong expansion ng career, ng inyong business, or ng inyong relationship, no? So, tingnan natin kung ano yung very, very, very specific. Uy, sarili mo. Expansion ng iyong sarili. So, maaring meron kang idadagdag na plus point sa sarili mo. Like, for example, mas magdadagdag ka ng bagong kaalaman, i-improve mo yung sarili mo sa lahat ng aspeto, no? Physically, emotionally, mentally, spiritually. So, ano pa for Libra? Venus, ayan. This can be, taking care of yourself, no? Self-love, self-care, energy. Also have Virgo. Yes, so yung health mo. Number one na bibigyan mo ng attention ngayong week na to ay ang iyong kalusugan. And pag-aayos ng sistema na fina-follow mo.
So, kung may mga sistema na hindi nag-work para sa'yo, babaguhin mo yan. At meron kang bagong ifa-follow. Tapos parang itatry mo to. Susubukan mo kung mag-work yan para sa'yo. At pag yan nag-work sa'yo, yun na yung ipagpapatuloy mo. Mm, diba? May endings and new beginnings para sa inyo. So, yun rin yung napansin ko rito sa first quarter moon, tapos biglang may waning crescent. So, ending kasi itong waning crescent moon. And new moon is new beginning. So, merong natatapos, pero merong nagsisimula. So, it's like a transition, transformation. Transformation sa career mo, sa relationship, just take whatever resonates. Uy, tinan nyo naman. This is the world card. So, completion. So, parang meron kang na-achieve, meron kang natapos, na kumpleto, no, na project, or pwedeng kontrata, no? And this is something that is making you feel happy and contented. So, merong nagko-close na chapter sa buhay mo, na para sa'yo, nung nag-close yung chapter na yon, masaya ka kasi alam mo na merong magsisimulang bago. Let's say, for example, sa career, malungkot ka kahit papano, dahil syempre, merong trabaho na natatapos for you, no? But at the same time, masaya ka rin kasi natapos mo yun, nakumpleto mo yun, and then merong bago kang sisimulan. So, you also have the Seven of Swords. Merong sneaky energy dito. Uy. Three of Cups. Okay, so ang nasisense ko dito, kung ano man itong iniiwanan mo na sitwasyon, kailangan mo siyang iwanan na because hindi mo nakukuha yung best para sa'yo. Alam mo yun? Na tipong, let's say sa trabaho, kahit na naging masaya ka dyan sa trabaho na yan, no? And then parang you feel na you want to leave that situation kasi may bagong opportunity for you. Yung trabaho kasi na yun, maaring hindi ka tinatrato ng maayos or hindi ka tinatrato ng patas. Kaya, parang somehow lumalabas na dinideserve mo na mawala sa trabaho na yun. Pag inisip mo, parang ha, dinideserve mo na mawala ng trabaho. Hindi. Dinideserve mo na mawala ka sa sitwasyon na hindi nagpapahalaga sa'yo. This can be sa career, this can be sa relationship. Okay? Kasi meron ditong cheating. So, possible rin na merong mga bagay na hindi mo alam about this situation na parang tinatago sa'yo, no? Na maaring dapat in-increasean ka na ng sweldo, pero tinatago nila sa'yo. Tinatago talaga. Ibig sabihin, hanggat kaya kanilang baratin, babaratin kanila sa trabaho. Hanggat kaya kanilang pahirapan at ibigay yung mga maraming obligasyon, bibigay nila sa'yo. Somehow, parang dinadaya ka, no? So, kung sino man itong nagdadaya sa'yo, relationship man sa career, ito yung natatapos na. Kasi alam mo na you've had enough. Yung iba sa inyo biglang pumitik. Yung pitik na yan is na bigla kayong nag-snap na, okay, I'm done, ayoko na, I'm out, I'm going to start a new life. Ganon. Ganong klaseng pitik. Okay. So, tinan pa natin. For Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Be devoted and committed. Mas magiging devoted ka at yung commitment mo sa mga gagawin mo ngayon, 100% nandyan yung oras at panahon mo. Lalo na kung yan talaga yung ano mo, yung ugali mo, attitude mo towards work, towards your job, towards a relationship, na devoted ka. So, kahit saan ka makarating, kahit saan ka mapunta na relationships, na career, trabaho, andun na yung ano eh, yung katangian na yon, na yun yung magdadala sa iyo sa success. Hold the space. Holding the space is also pagiging aware na meron kang sarili mong divine time or tipong divine moment na hindi mo pwedeng hayaan na pati yun kunin pa ng iba sa'yo. Parang this is about knowing to set healthy boundaries. Kasi minsan, kapag alam ng tao na wala kang boundaries,
tinatake advantage ka nila. Pero pag alam nila na may boundaries ka, hindi nila kayang malamangan ka. Okay? So, I think isa yan sa realizations mo. So, let's see. Now, you are setting healthy boundaries. My gosh. Oh, diba? New beginnings. New beginnings. What did I tell you? So, merong exciting new beginnings for you. Patience. So, itong new beginnings na to, ano siya, process na kailangan mong pagdaanan. Na kailangan mo ng patience para makita mo yung, ano, yung progress niya, yung pag-unlad. Marami namang, ano, lalo na kung nagsisimula ka pa lang, of course, meron kang mga goals and dreams, pero syempre, hinay-hinay lang. Don't be too hard on yourself, no? Mother Earth. So, ito yung pagbibigay mo ng oras at panahon sa nature. So, maaring meron kang mga activities gagawin ngayong week na to para mag-release ng mga negative energies. Paraan para magawa mo yan is to go out with nature. Baka bakasyon, ganyan. Pwede rin namang ano, maglalakad-lakad ka lang sa park, no? Lalanghap ng sariwang hangin, ganun. So any forms of, you know, pagtatanggal ng ano, pag-ground, no? I-ground mo yung sarili mo. So that is your reading, Libra. Kung nagustuhan niyo 'to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo diyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Libra. See you again. Okay, so Scorpio naman. Hi, Scorpio. So ito ang inyong weekly ganap for February 23 to 29. Yan. So general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus para sa iba pang messages. Okay, so let's see, Scorpio, weekly ganap, February 23 to 29, for Scorpio. Saturn, nako. So, itong si Saturn, this is about karma, no? So, maaring meron kang mga makukuhang karmic rewards, or pwede rin tong lessons in life na matututunan mo ngayong week na to. Seventh house, which is about your relationship. Parang karmic relationship yan, ah. 11th house is about your friendship. So, some of you will be dealing with a karmic relationship. So, itong karmic relationship, mostly connected siya sa romantic. So, medyo mahirap siya, actually, pag mag-deal sa karmic relationship. Kasi hanggat hindi nyo natututunan yung lesson, it's going to be a challenging connection, relationship for you. And 11th house is also about friendship, community. So, maaring mas dadami rin yung friends mo, or you will try to go out, out in the open, no? Kung mahiyain ka, siguro tatry mo ngayon na mas maging bubbly, mas maging open, ganun. You also have Uranus. So, this is about a sudden change. Oo, parang bigla ang pagbabago ng isip, or parang biglang action, ganun. Tingnan pa natin. Sagittarius energy. So some of you might be learning a new skill, no? Pwedeng bagong talents, or actually kasi sabi, ano, wala naman akong talent dyan. Hindi naman lahat ng talent kasi is inborn. Ano yan? Meron dyan na pag-aaralan. So, yung iba naman sa inyo, meron na kayong talent doon, gusto nyo pang palawakin. Merong ano, higher learning for some of you. So, let's see, ano pa, Scorpio, for this week. Yung iba naman sa inyo may travel. You will be traveling with your friends or with your romantic person. Yan natin, medyo madami siya. Okay. So, you have, this is the Emperor. Okay, Aries energy. Disiplina. Oo. So, I think ito yung gusto mong i-establish sa sarili mo ngayong week na to. Yung magkaroon ng disiplina sa sarili. Mm-mm. You also have the
The Star. The Star is about Aquarius energy. Related rin siya sa Uranus. So, I feel like, malapit mo na, malapit mo nang ma-achieve yung goals mo. Keep going. Kumbaga, ipagpatuloy mo lang yan. Seven of Cups. I'm sensing na may pressure sa'yo ngayon. You're feeling the pressure na bakit hindi mo nakukuha yung resulta na gusto mo. Pwedeng may project ka, may ginagawa ka ngayon, na you are expecting something. No? May expectations ka, tapos napafrustrate ka kasi hindi mo nakukuha yung expectations mo na yun. Pwedeng sa relationship. Mm-hmm. So may moon dito, Cancer energy. Some of you, Scorpio, are becoming more emotional ngayong panahon na to. So parang ang daming maaring meron kayong mga biglaang desisyon na gagawin ngayong week na to na pagsisisihan nyo lang. So be very careful, okay? Hindi ko dapat kinuha yung marami, pero may nagsabi sa akin na sige, yan yung message for Scorpio ngayon. So be very careful kasi ito medyo nagpapadalos-dalos sa desisyon, you know, bigla. Lalo na kung yung tipong makikipaghiwalay ka. Makikipaghiwalay ka sa isang tao dahil lang sa maliit na bagay na pwede naman sanang ayusin, pag-usapan, no? This really makes sense, you know why? Because of the Saturn energy here, tapos may seventh house of relationships pa. So maaring may challenge, may mga pagsubok kayong mararanasan sa relationship ninyo. When I say relationship, hindi lang to sa romantic. Pwede rin tong sa family mo, sa friends mo, lalo na sa 11th house. So that's about friendship or yung community na kinabibilangan mo. So may energy doon na baka magsisi ka, no, sa magiging decisions mo. So you have to be careful with your decisions. Make sure na napag-isipan mo siyang maigi. But this week meron ka ring achievement, no? Merong bagay na magpapasaya sa iyo or parang you feel na you feel contented or parang satisfied sa mga na-accomplish mo. Okay? So some of you also merong opportunity for connections abroad, relationships abroad, or trabaho abroad. Okay, so tinan pa natin. Scorpio. Kasi pag meron tayong mga pagkakamali, maling desisyon, ang importante kasi dun yung learnings yung natutunan mo. Yun yung dapat mag-instill sa'yo. Kasi ganun na, natapos na, lalo na kung nagawa mo na, tapos na, wala na tayong way to reverse yung ganong ng pangyayari. You can still do something about it, no? So, meron ditong moving beyond ancestral pattern. So, meron kang, magkakaroon ka ng sarili mong landas na hindi mo gagayahin yung tradisyon or nakasanayan na sa family nyo. Embrace the energy of peace. Ayan. So I feel na yun yung gusto nyong magkaroon kayo ngayong week na to. Peace of mind. Kasi minsan, nagpapastress tayo sa mga bagay na wala tayong control. And we get frustrated kasi nga, yun yung gusto nating resulta. So to change the result, you have to change your action. So yun yung magbibigay sa inyo ng peace of mind, yung pagbabago ng actions ninyo. And dapat meron din kayong realizations of what you have done. Communication. You might be communicating with someone. You are going to forgive someone. So, pwede itong reversal yung roles. Ikaw yung ifo-forgive, ha? Just take whatever resonates. So, maayos nyo rin naman to. I feel na kailangan lang wag masyadong mataas ang pride, no? Maging open yung communication ninyo and be open for forgiveness lalo na kung maliit na bagay lang naman, 'di ba? Yun nga yung sinasabi ko na baka bigla ka makipaghiwalay sa jowa mo or may awayin ka dahil lang sa hindi mo nakuha yung expectations mo sa kanya na in the end pagsisisihan mo. So be careful. And also dreams. So meron ka ring focus sa dreams mo ngayon. I feel like ito yung gagawin mo, susundin mo, no? Yung pangarap mo, hindi yung pangarap ng ibang tao para sa'yo.
So, follow your dreams. So, that is your reading. Scorpio, kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Scorpio. See you again. Okay, for Sagittarius naman. Hi sa mga Sag. So, this is your weekly ganap for Feb 23 to 29, 2023. General reading. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para sa iba pang messages. So, let's see, Sag, weekly ganap for you, Feb 23 to 29, for Sag, Sagittarius. Aquarius. Meron kayong, change na gagawin. It's like, itong pagbabago na to ay magbibigay sa'yo ng kalayaan. Kalayaang magawa ang iyong gusto. You also have Pallas Athena. So, I think may kinalaman to sa mga strategies mo sa buhay. Maari ring dumating ka na dun sa point na naging wais ka na, no? Wais ka na sa buhay. Alam mo na kung ano yung makakabuti sa'yo. Alam mo na yung hindi. So, yung hindi nakakabuti sa'yo, yan yung ile-let go mo. And dun ka kukuha ng parang dun ka tatakas or aalis to get your freedom. Yung iba sa inyo, biglaan. Yung magiging decision nyo na yan with the Uranus energy. Yung parang rebelde. Rebelde yung energy na to. Okay? So, maaring you might be, let's say, nagtitiis ka sa isang career job, ganyan, trabaho. And then, eventually, nag-snap ka na lang na parang, okay, I'm out, I'm done. Ayoko na. Goodbye, babu. Ganon. Hygieia. Cleansing. You are cleansing. You are removing the sources of negative energy sa buhay mo. You are removing yung mga, tinatanggal mo yung mga toxic sa buhay mo. Kasi gusto mo ng kalayaan. Gusto mo na mabawasan yung stress sa buhay mo. Especially with yourself. First house. Maaring you are focused on yourself ngayon, Sagittarius. Na iniisip mo kung ano yung makakabuti para sa yung well-being. And number one to do that is to release yung mga toxic. Be free from those toxic situations. And I think yung gagawin mo to ng buong tapang. Oo. Buong tapang na hindi ka mag-aalala, matatakot kung ano yung magiging outcome nito. Basta ang alam mo lang, gusto mong lumaya, gusto mong makawala. Ganon. Six of Coins, Malika of Cups, and Nine of Coins. Wow. Okay, Six of Coins energy. This is about balance. Giving and taking. So, para sa'yo, importante na yung effort na naibibigay mo, na ibabalik din sa'yo. And ganun din na kung ano yung gusto mong makuha, yun din yung dapat ibigay mo. Okay? So, dito sa mundo, give and take. This is also about karma. You will get what you deserve. And also, I feel like someone is also going to help you na makalaya sa sitwasyon na yan. With the Malika of Cups, I feel na meron kang i-harness na power. This can be a psychic power for some of you na manggagaling sa emotions nyo na hindi nyo dati pinapansin. And now, you feel na it's time to harness or to harvest yung talent na yan. You also have the Nine of Coins. So, this is financial stability, financial security. And this is basically harvest time. Nagtanim siya ng palm tree, tapos sinintay niya na mamunga ito, inalagaan niya, inasikaso niya. So, if you feel na yung sitwasyon mo, hindi ka naaalagaan,
hindi mo nakukuha yung dinedeserve mo, then possible na magkaroon ka ng revolution dyan na parang, okay, I want to be out of this situation. Can be a relationship. May change. This is judgment. Karma. So, yung karma kasi, pag sinabing karma, iba natatakot. Bakit ka matatakot sa karma kung alam mo wala kang ginagawang masama? Diba? Kasi, yung karma, kinakatakutan lang yan ng may mga nagawang masama. Kasi, syempre, definitely, what goes around comes around. Okay? Babalik. So, with the world card here, this is a sense of completion, achievement. So, maaaring meron kang ma-achieve ngayong week na to. Hindi naman to kailangan na tipong may recognition na aakyat ka sa stage or what, no? Pero pwede rin ganun. But for some of you, this is about a realization na meron kailangan magtapos. Meron kailangan i-close na chapter sa buhay mo para mas maging malaya ka. Okay? So, may transformation, may rebirth, pagbabago. This is a new you. Okay? So, basically, parang ipinapanganak ang bagong ikaw. This is a transformation. Transformation sa sarili mo. Summer, bask in joy and light. So, I feel na itong transformation na to will give you satisfaction, magbibigay ito sa iyo ng sigla, no? Ng kaligayahan at gaan ng buhay, no? Kasi syempre, 'di ba, kapag nakalaya ka sa isang stressful situation, ang sarap sa pakiramdam. Yung bigat ng pakiramdam mo parang bigla na lang nawala. Kumbaga para kang nagpamasahe na yung sakit ng katawan mo nawala bigla. So you also have dream and journey. So, magpapatuloy ka sa iyong mga pangarap at i-embrace mo yung paglalakbay. So, part yan ng buhay. At yung paglalakbay na to, magsisimula to sa pagbabago na mangyayari sa iyo. So, pag meron ka ng natapos na na chapter sa buhay mo ngayon, may bago kang kabanata na sisimulan. That's going to be part of your journey. Inner child. So, maaari rin isa-satisfy mo yung inner child mo, yung mga pangarap mo ng bata ka na hindi mo na-experience ngayong panahon na to na meron ka ng kakayanan na masatisfy yung inner child mo. Magagawin mo na yan, no? Halimbawa, dati, gustong-gusto mo na makarating sa mga yung mga park, yung mga amusement park. Pero syempre, dahil sa hirap ng buhay or iba yung priorities ng family nyo, hindi mo nagawa or hindi mo na-experience talaga ng buong-buo or bonggang-bongga. So ngayon, mag-enjoy ka. So malakas ang loob mo ngayon. Mas malakas yung loob mo. Ito yung tipong, parang ayaw at... Diba yung kanta na roar? I've got the eye of the tiger, fighter, dancing through the fire. I am a champion, and you're gonna see, you're gonna hear me roar. So, talaga magro-roar ka ngayon. You're going to roar. Meron ding relaxation para sa inyo. So, importante rin, of course, na meron kayong oras at panahon na mag-relax. Hindi naman to kailangan maging magastos, no? Anything na parang you feel peaceful, yan, gawin nyo yan. At I think yan yung isa sa pagtutuunan nyo ng pansin ngayong week na to. So, that is your reading, Sagittarius. Kung nagustuhan nyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Sagittarius. See you again. Okay, so Capricorn naman tayo. Hi, Capricorn. So, ito yung inyong weekly ganap for Feb 23 to 29. So, general reading lang to. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. Okay, so let's see. Capricorn for this week. Capricorn, Feb 23 to 29. Aries,
Virgo. So, itong Aries energy, cardinal sign kasi to. So, maaaring meron kang sisimulan na i-organize sa sarili mo, sa buhay mo, sa career mo, sa business mo. And this time, you're going to make it right. No? Some of you will also finally take action sa mga kailangan nyong, sa mga concerns ninyo sa inyong kalusugan. Kung ano tong mga health concerns nyo, ay meron na kayong gagawing paraan, no? Para maisaayos yan, no? Yung mga general check-up or yung mga kailangan nyong pagtuunan ng pansin sa inyong kalusugan. You also have the ninth house. Some of you Capricorn, you are really exploring new things. Kasi ang ninth house is also ruled by Jupiter, and Jupiter is about expansion and also exploration. So, sa maraming paraan yan, pwede sa physical na meron kang pupuntahang mga lugar na kung saan meron kang matutuklasan sa lugar na yon na makakatulong sa mga adhikain mo, no? Yung mga layunin mo, yung mga ginagawa mo. Or this can also mean sa mental, no? Sa isip mo. Magdadagdag ka ng mga bagong kaalaman na makakapagpa-improve ng iyong career, ng iyong finances. You also have 8th house. 8th house is about shared resources. Maaaring meron kang mga iniisip na mga negosyo or loan na gusto mong kuhain, i-take. No, you might take out a loan sa bangko na maaring ito'y gagamitin mo para makapagsimula ng negosyo dito sa may kinalaman sa passion mo. You also have Pallas Athena. So, this is the energy of wisdom. Someone who is marami ng alam sa buhay. So, hindi porket marami ka ng alam sa buhay, tumitigil ka na sa pag-aaral. So, for some of you will still continue to study. And some of you merong magiging transformation. This can be sa career ninyo. Kasi 8th house is also about endings and new beginnings. So, maaring may matatapos na chapter and then may magbubukas na bago. You also have the 8th of coins. So, focusing on your career, mastering your craft. You also have the Hermit, Virgo energy, and 7 of coins. So, yung iba sa inyo, Capricorn, ayaw nyo maabala. Yung tipong you are working on your own, no? Na tipong ayaw nyo na may nakikialam sa ngayon sa buhay ninyo. Maaring nandun talaga yung concentration nyo sa ginagawa nyo. Halimbawa, may project kayo, ayaw nyo na maabala kayo. So, marang, kasi hermit mode to yung tipong you just want to stay in one place and learn something as much as you can. With the 7 of coins kasi parang meron kang parang hindi ka pa ganun ka kampante sa resulta na nakukuha mo sa ginagawa mo. And you want to add. Parang gusto mong magdagdag pa ng pwede mong gawin para finally ma-achieve mo yung goals mo, yung expectations mo. Makuha mo yung expectations mo. Makukuha mo yun. Okay? Huwag kang mag-alala because you are on the road to success. Okay? Road to success. Chariot energy. So, this is also bringing balance into your life, no? Kasi tinan mo siya, dalawang kabayo yung nagdadala sa kanya, pero nakaapak siya sa tag-isang paa niya. Pero hindi siya nalalaglag, o diba? So, you might be multitasking as well, or balance na balance yung energy mo ngayon. Dahil balance yung energy mo, mabilis yung takbo mo. Okay? Mabilis yung arangkada ng kung ano man yung pinagkakaabalahan mo ngayon. Son of Cups. Oh, wow. So, mukhang merong nag-o-open na bagong connection or opportunity for you. Tinan mo, merong bridge. Ito yung tipong kung gusto may paraan, no? So, kung meron kang minamanifest, gusto mong mangyari, if you are willing to take the risk and take that first step or gumawa ng paraan para makarating ka doon,
magagawa mo eh. Maabot mo yan. Son of Cups. At ano yan eh, yan ay nakadepende sa kung gaano mo kagusto ang isang bagay. So, syempre, kung gusto mo ang isang bagay, di magagawa mo talaga yung, gagawin mo yung best mo para makuha mo yung resulta na hinahanap mo. So, let's see ano pa. Yung iba sa inyo, possible din na merong romantic connection, may magre-reach out, no? From afar, pwedeng matagal na kayong hindi nagkakausap nitong taong to at magre-reach out sa'yo, may kipag-usap. Tinan pa natin. So, nasa sa inyo kung ia-allow nyo tong tao na to na, you know, magkaroon ng reconnection with you. Pwede rin naman tong pinagmamasdan kanya sa malayo. Tapos, ano, gusto lang nyo talaga na magkaroon kayo ng certain connection. And this time, baka mag-take action na siya, yung gagawa na siya ng paraan para mag-open yung inyong communication. So, meron din ditong medicine guardian, be open to healing information. So, some of you Capricorn, meron kayong kailangan i-address na may kinalaman sa inyong kalusugan. So, gaya ng nabanggit ko, kung meron kayong mga iniinda dyan, so, pa-check nyo na para maagapan kung ano man yan. And also, seeing beyond the current situation. So, yung ba sa inyo, yung inyong mga abilities sa intuition nyo, mas lumalakas. And this is going to be helpful in making sa mga major decisions ninyo. Kasi syempre, pag may major decision, tapos you are highly connected to you're connected to your higher self, yung decision na yun magiging madali para sa'yo dahil alam mo sa sarili mo na yun yung best for you. So, wala kang sasayangin oras kasi yung mapipili mo ay best for you. Hindi na siya magpapaulit-ulit. Okay, so some of you are going to undergo emotional healing. Kung ano man itong naging issues ninyo in the past, sa relationship, sa pera ninyo, or anything na naapektuhan yung inyong emotions. Wow, I love this. Or pimint success. Success! May success, Capricorn. This makes sense with the chariot kasi ang chariot is also about victory, success, tuloy-tuloy na paglago, pag-unlad. Keep it up, Capricorn. Inner child. Okay, so ito sinasabi rito na bigyan na rin nyo rin yung sarili nyo na panahon yung inyong sarili na i-heal yung inyong inner child. Ano ba yung inner child nyo? Ito yung mga bagay na parang na-deprive sa inyo or parang tinanggal sa inyo ng bata pa kayo or hindi nyo naranasan kahit gusto nyo ng bata kayo na parang i-revisit nyo yan ngayon. Like what I mentioned before na, ano, lagi na sinasabi ko na, minsan, halimbawa, dati wala kang ano, hindi ka masyadong nakabili ng mga damit, no? Kasi may problema sa family, sa finances. Ngayon kaya mo na bumili ng damit, i-splurge mo yung sarili mo. Hindi naman masama na ano, na paminsan-minsan, initreat mo yung sarili mo kasi motivation mo yan eh. So, it's okay. It's all right. Okay? So, that is your reading, Capricorn. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Capricorn. See you again. Okay, so Aquarius, let's see. Hi, Aquarius. So, ito yung inyong weekly ganap or weekly reading para sa February 23 to 29, 2023. General reading, just take what resonates. Okay? Please watch your Sun, Moon, Rising, and Venus para sa iba pang mensahe. Okay, let's see. Aquarius, anong ganap sa inyo? Anong ganap sa inyo sa mga Aquarius? 12th house. This is anything na ano, may kinalaman sa inyong mga sa psyche, no, sa iniisip nyo. Anything that is hidden. So tinan pa natin, Aquarius. Parang meron kayong tutuklasin na ano, nakatago. 8th house o mystery. Meron tapos may Scorpio pa. So I feel na you are going to, parang may investigation. Meron kang iimbestigahan.
Or meron kayong i-spy? Magsispy kayo sa isang tao? Bakit? Pinakaelaman. First house, oh, diba? May i-spy kayo. Sino to? Baka sarili nyo talaga. Or, pwede rin namang merong nag-i-spy sa inyo. Parang, ano ba yung ano? Stalking, ganyan. Or parang tinitingnan yung bawat minamasdan or tinitingnan, binabantayan yung ginagawa nyo. Bawat kilos nyo. Capricorn. Pwedeng sa trabaho to. Pwede rin someone na merong authority sa'yo, no? Can be, pwedeng asawa to, pwede rin tong boss. Mm-mm. But I feel na ano, meron ka rin matutuklasan. May possible to na meron kang sikreto na matutuklasan tungkol sa isang tao na tinitingala mo, no? Someone na you look up to. This can be anyone na nire-respeto mo. So, you also have, okay. So, meron ditong, ano ba to? The World card. Okay. Tapos, merong the Devil. Ang lakas ng Capricorn. Sino tong Capricorn na to, ha? This can be someone na malayo sa'yo. Pwede rin tong ano, merong nagsuspy sa'yo because this person wants to know what's happening sa buhay mo. Kalaban sa negosyo. Kalaban talaga yun. Parang competitor, no? So, kung meron kang negosyo, mag-ingat-ingat ka sa mga pagkakatiwalaan mo dahil baka ayang tauhan na hinahire mo ay sugo ng kabilang kampo. Diba? And also, be careful sa mga pagkakatiwalaan mo rin sa trabaho mo dahil baka meron dyan na merong hidden agenda. No? Yung iba naman sa inyo, maaring matutuklasan nyo yung hidden agenda na yan very soon. And I feel na the moment na matuklasan nyo tong katotohanan na to, whatever, ano mang katotohanan to, this will set you free, no? Palalayain ka niyan. Let's see. Okay. Alam nyo, whoever this person is na parang secretly, parang may secret kasi, secretly competitive sa'yo, eventually malalaman mo rin to. I feel like this person is may pagka-insecure siya sa kaya mong gawin. Kaya ganito siya, no? Meron ditong Wheel of Fortune. This is also about karma. So, yung iba sa inyo, kung meron kayong mga ibinaon sa limot, no? Or parang tipong ibinaon na sikreto, maging maingat kasi baka ito ay mabunyag. Dahil meron talagang tao na gustong malaman yung sikreto na yan. Pwede rin reversal to na ikaw mismo yung naghahanap ng sagot doon sa gumugulo sa isip mo na feeling mo is itong taon na to na merong sikreto sa'yo, may tinatago sa'yo. So, galingan mo. galingan mo yung pag-iimbestiga. Okay. You have White Witch. Oh. Be the light. Diba? Ikaw yung magiging liwanag. Ikaw yung magiging liwanag. Kasi parang merong clarity. Merong kang katotohanan na malalaman na magbibigay sa'yo ng clarity sa sitwasyon mo ngayon. This can be a secret na tinatago sa'yo. Tapos, nung nalaman mo, dun mo na-realize na, okay, this is it. It's time. I'm going to release myself from this situation. Embracing the energy of peace. So para sa'yo, mas gusto mo ng kapayapaan ng isip. So, kung may mga bagay na gumugulo sa isip mo ngayon, yung iba sa inyo nagsastruggle. Kasi maaring marami kayong kailangang
intindihin or maintindihan. Ewan ko, sometimes may reading ako na it doesn't make any sense, but I don't know kung mag-resonate kayo rito sa reading na to, but there is something deep, malalim. Merong malalim na itinago, malalim na sikreto. Pwedeng generational secret pa to. Pwedeng ganun. But for some of you, maaari itong matagal na itinago sa'yo na matutuklasan mo. Or pwede rin ikaw yung nagtatago na matutuklasan ng iba. Sexuality. Patience. And learning. O, ayun. Patience. I think, ano, kung ikaw tong merong gustong matuklasan tungkol sa isang tao, lalo na kung nararamdaman mo that there is something wrong, medyo mahihirapan ka na malaman yung talagang absolute truth, no? Kasi kanya-kanya yan ng ano, there are different sides sa story. And I think the more na pinahihirapan mo yung sarili mo sa pagkalkal, no, ng nakatago, the more na masistress ka, the more na mahihirapan ka makapag-move on or makapag-move forward. Okay? Itong sexuality is something to do with your root chakra. So, maaring, tapos meron pa rito ang devil energy. So, yung iba sa inyo rito, I'm sensing obsession about something or about someone. So, maaring may taong nag-o-obsess sa'yo or pwedeng it's the other way around. Merong ikaw yung nag-o-obsess sa isang tao. So, I think it's time for you to learn more about yourself instead than focusing on other people's lives. Okay? Kesa mag-focus ka sa buhay ng ibang tao, mas maganda na sarili mo. And kung sa tingin mo naman na merong tao na gustong malaman yung mga bagay tungkol sa'yo, I think ikaw yung may control nun if you will allow this person to come into your life. Pwedeng babalik siya, pwedeng hindi, but pwedeng bagong person. But you have to be careful. Itong patience na to, patience in learning about yourself. Kasi mukhang meron ka pang hindi alam tungkol sa sarili mo na ito yung tutuklasin mo ngayong panahon na to. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aquarius. See you again. Okay, so Pisces naman. Let's see. Hi, Pisces. So, this is your weekly ganap or weekly reading for Feb 23 to 29, 2023. General reading lang to. Just take what resonates. Watch your sun, moon, rising, and Venus signs para sa iba pang mensahe. Okay? So, let's see. Pisces. Weekly ganap. Feb 23 to 29. Cancer. Emotions. Ascendant. Series. Parang ano, meron kayong aalagaan. Mm-mm. Ngayong week na to. Someone is very close to your heart. This can be someone or a pwedeng person, pwedeng parang tinuturing mo na baby. Kasi pwedeng trabaho mo, baby mo, negosyo mo, baby mo, sasakyan mo, baby mo, di ba? Ganon. So, you're going to nurture and take care of that. Kasi ano siya, worth it siya na alagaan, asikasuhin. Kasi meron siyang dinadalang swerte sa buhay mo. So, pwedeng trabaho to. No? Or yung person mo, nagbibigay siya sa'yo ng inspiration. Dahil inspired ka, mas productive ka, diba? Lunar eclipse. Wow. Revelation. Let's see. Ano pa? And Virgo. Okay. So, whenever I see the energy ng Virgo, lagi siyang parang naiisip ko is organized, to be organized, to work things out, na ayusin yung mga detalye, no? Some of you, maaring meron kayo matutuklasan tungkol sa health nyo na kailangan nyong bigyan ng
attention, bigyan nyo ng kailangan ng focus, alagaan, asikasuhin, no? Lalo na kung ano siya, yung nakikita nyo na yung manifestation niya sa buhay nyo, like example, laging sumasakit yung tiyan nyo, o kaya yung bandang breast nyo, ganun. This is not a medical, this is not a medical advice, of course. Just take what resonates. But, you know, it's actually common sense naman na kapag meron ka nararamdaman na kakaiba sa katawan mo, it's time for you to go see a doctor, diba? Para at least ma-address na yan. So, kasi parang lumalabas dito, meron kang kailangan pangalagaan tungkol sa iyong kalusugan. Let's see, ano pa, Pisces. Okay. Son of Cups, Eight of Swords. Okay. Parang meron kayong iniiwasan, Pisces. Meron kayong iniiwasan na tao. This can be someone na parang merong interest sa'yo pero medyo closed off ka, ayaw mo nang, parang binablock mo tong taong to. Siya of Swords. Para kasing feeling mo, it's not worth it. You feel na itong tao na to is hindi siya yung tamang person for you. Pero, alam mo yung may guilt ka. You feel guilty kasi iniiwasan mo tong taong to. Actually kasi siguro tong taong to hindi niya alam kung bakit mo siya iniiwasan. So, at least, sabihin mo. Pero kung wala kang lakas ng loob na sabihin yun, at least, make it clear to this person. Minsan kasi may mga tao na kailangan sabihin sa kanila, sa mukha nila, sa harapan nila, para maniwala sila. And even some people nga, hindi sila naniniwala kahit sinasabi na eh. No? Ganun. So, let's see, ano pa. This is Temperance energy. This is also about healing. So, maari kasing meron kang sama ng loob sa isang tao, kaya iniiwasan mo na siya. Pero, hindi niya alam na masama yung loob mo sa kanya. Diba? Speaking of iniiwasan. Oo, maari kasing hindi mo to kinocommunicate sa kanya. Parang, you feel na kailangan alam na niya to, na hindi mo na kailangan sabihin. So, kailangan hulaan niya, no? Alam niya agad. Ganon. Kasi, it seems like you're very sensitive dito sa person na to. Tapos, ang problema kasi, hindi niya ma-figure out ano yung problema. Yan yung problema. Hindi niya ma-figure out saan siya nagkulang, ganon. And, possible na ikaw, ayaw mo rin naman sabihin. I don't know kung ba't ayaw mo sabihin. Maybe wala kang lakas ng loob na sabihin to dahil baka iniiwasan man makasakit ng tao. Pero yung pag-iwas sa taong to at wala kang explanation is somehow mahirap dun sa taong yon kasi hindi niya alam. No? But of course, that is your decision kung gusto mo mang ghost ng tao. So you also have summer, bask in joy and light. I feel like you're going to focus on what will make you happy. Kung saan ka mas magiging contento sa buhay. Also have mountain, stand your ground. Yes. Magkakaroon ka ng paninindigan sa iyong mga desisyon. I feel kasi na merong taong gustong humihingi ng explanation galing sa iyo. Kaso, ikaw, ayaw mo na nga mag-explain. Kasi baka tong person na to na sasabihan mo is makitid yung isip, hindi rin niya maiintindihan. So, bakit mo pa sasabihin? Diba? Para magsasayang ka lang ng laway, ng effort na explain sa taong to. So, I also feel na you are going on a journey. No? Meron kang journey to look for something more fulfilling, no? Mas fulfilling sa buhay. So, pwede tong yung iba sa inyo mag-ghost kayo ng trabaho, yung biglang hindi na lang kayo papasok. Tapos iniiwasan niyo yung tawag ng boss niyo, yung kumpanya.
pwede rin naman tong sa relationship na meron ka nang iiwasan, biglang ginost mo na, ayaw mo na makipag-communicate because meron ka na tuklasan na hindi mo gusto sa taong to. Nga ganun. Self-love. Focus on self-love, self-care, patience. Itong patience, labas ng labas. Okay. And purification. Yeah. So, yung iba sa inyo, siguro, parang naubos na rin yung pasensya ninyo sa sitwasyon na meron kayo. Kaya, nung time na naubos na yung pasensya, naisip nyo na, okay, this is it. I don't need to explain to anyone. Basta gagawin ko lang yung best ko. I mean, gagawin ko yung best possible decision, which is to leave the situation. Kasi you are purifying your life, no? Pag sinabing purify, tinatanggal mo yung marurumi sa paligid mo. Toxic, stressful, anything that is parang nakakasira sa diskarte mo sa buhay. So, you might be focusing on your self-love as well. So, siguro meron kang, igu-ghost na trabaho, career, na, or relationship na toxic na sa'yo. Parang, okay, nagtagal ka na dyan kumbaga. Or, nagpasensya ka na, or nagtiis ka, pero, wala. Hindi siya nag-work for you. So, you're just going to leave like that. Aalis ka na lang basta. Okay? So, that is your reading, Pisces. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Pisces. See you again.